Good morning guys and welcome po ulit dito sa akin channel. In today's episode, pag-uusapan natin itong capacitor. So ito po ay makikita sa appliances tulad po ng washing machine and dryer. Non-polarized po siya guys. So ibig sabihin po ng non-polarized, wala po siyang positive and negative terminal. Ano po? So, interchangeable siya. Pwede mong pagpalitin kung alin man dito sa dalawang wire na ito. So, para saan po ba ito, guys? Ito po ay ginagamit upang i-energize yung start winding ng motor. So, kung wala ito, hindi mo mapapaikot ang motor. Ano po? Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano mag-test ng capacitor. So, meron po siyang mga capacitance po. Ano? Tulad niya. Ano, alin po ba ang capacitance dyan? Capacitance. Ang capacitance po dyan, ito pong may nakalagay na 5 microfarad. Ayan. Or 10 microfarad. Depende po sa size ng capacitor. So, merong 5, merong 10. So, marami po yan. And so on and so forth. Ano? Depende po sa application. Ito, 12. So, ngayon, meron po siyang tinatawag na capacitance. Then, meron po siyang tinatawag na tolerance. Ano po ba yung tolerance na yan? Yan po yung nakalagay sa nabali after nung capacitance. So, yan po yung plus or minus 5%. So, para saan po ba yan? Ang tolerance po, siya po yung variation ng capacitance. So, it means po, kapag tinester nyo po yan, ang good capacitor po is dapat within range po ng tolerance. So, ito, ayan. Ito guys, 5 microfarad. So, dapat, ang tolerance nyan is 4.75 to 5.25. Kasi 0.25 po ang 5% ng 5 microfarad. Ano po? Then, ito naman, ang 5% po ng 10 microfarad is 0.5. So, it means dapat ang range niya po ay 9.5 to 10.5. And then, ito po ay 12. So, nasa 0.6 po siya. 11.4 to 12.6. So, ganun po siya. Ano guys? Ngayon, paano ba natin machi-check yan kung pasok yan sa tolerance na tinatawag? So, gagamit po tayo ngayon ng capacitance meter. Ayan. So, ganito po itsura niya guys. Pag nag-check po tayo ng capacitance, so, halimbawa ang range po natin ay below 2. Ayan, below 2 microfarad. So, pwede mo siyang iset ng 2. Ngayon naman, kung mas mataas, either 20 or 200. Ayan. So, depende po sa value ng capacitor. Basta, pag nag-set po kayo ng capacitance, dapat mas mataas po dun sa value ng capacitor. Okay? So, since na less than 20 tayo, gamitin natin yung 20, guys. Ayan. Set natin sa 20 microfarad. Ayan. And then, i-check natin siya. Ayan. So, gaya nga nung nasabi ko kanina, non-polarized po siya. Ang capacitance meter po natin ay may positive-negative po yan. Ayan. Kung mapapansin nyo. Kita ba? Ayan. So, meron po siyang positive or negative. Positive and negative, sorry. Pero, dito po sa application ng non-polarized capacitor, hindi po siya importante. Ano po? So, kahit magkapalit po ang positive-negative, wala pong problema kasi ang capacitor itself, wala pong positive and negative polarization. Ayan. So, check natin siya, guys. By the way, bago po tayo mag-check ng capacitor, ano? So, kung ano po siya, kung ginamit na, kailangan muna po nating i-discharge. So, paano ba nagdi-discharge? Lagyan nyo lamang po ng metal plate dito or pagdikitin nyo yung dalawang terminal. Ayan, para may discharge po yung carbon itong ating capacitor. Okay, so sa pag-test guys, connect nyo lamang po yung
gitna na. Tanggalin muna natin. Connect nyo lamang po itong connector natin ng capacitance meter, lagay nyo dun sa terminal, and then yung isa dun din sa kabila. Ayan. So yun nga guys, ito po ay 5 microfarad. So mayroon po siyang tolerance ng 5%, so ang maximum rating po niya dapat ay 5.25. So ang actual output natin ay 5.24. So pasok na pasok po. Ibig sabihin yung capacitor natin ay good. Okay. So check natin yung dalawa kung pasok din sa kanilang tolerance range. Itong 10 microfarad dapat po nasa 10.5 maximum. Ayan. So nasa 10.16 siya. Ayan. So within range po. Okay. 10. And then itong 12, check din natin. So dapat ito ay maximum ng, ayan. So ngayon naman itong 12, dapat ang maximum tolerance niya po or maximum range niya ay 12.6. So check natin. Ayan. So ang output niya guys ay 12.49. So ibig sabihin po itong tatlong capacitor natin dito ay good. Within range po siya. Ayan. Ayan guys, paano natin malalaman kung sira ang ating capacitor? Unang-una, kapag gumamit tayo ng capacitance meter, kapag defective po ang capacitor natin, usually ang capacitance niyan is nagda-drop. So meron ako na-encounter guys, capacitor siya ng generator. So wala siyang output, pero umaandar yung generator, no? So, walang output. Ngayon, upon checking ng capacitor, ang value niya, ang capacitance value niya ay 25, pero ang actual reading is 22. Meron po siyang bukol or yung bulging. So usually ang bulging po ay isang indication na defective na po ang capacitor or bad capacitor siya. Ano guys? Ang bulging makikita in a part of the capacitor. So meron po siya sa dito, sa part na ito, meron din sa gilid, meron din dito sa may cap, sa may wire na 'yan. Ayun. Ganun po lumalabas or makikita in visual yung defective capacitor or bad capacitor. Ngayon naman, ano bang epekto nun sa ating motor? Ano? So kapag defective po ang capacitor natin, example natin guys is washing machine, ano? Ang tendency guys kapag sira ang capacitor, pag wala siyang laman, umaandar. Pero kapag nilagyan mo na ng load, nilagyan mo ng damit, tumitigil. So it means hindi kayang i-energize nung capacitor yung start winding ng motor. So ang result niya guys, umuugong lang yung makina. At the same time, kapag pinabayaan natin na sira yung capacitor natin or meron tayong bad capacitor, ano, may tendency yan na pati yung motor natin ay masira. Ano po? Kasi ang tendency, meron siyang supply ng kuryente pero hindi siya umiikot. So, ang possibility nun, masunog din yung motor. So guys, kapag na-encounter nyo, umuugong yung motor pero hindi umiikot, check nyo po yung capacitor. Basic troubleshooting po, unahin nyo yung capacitor kasi yun yung nag-energize sa motor para umiikot. Ano guys? Yun lamang guys, kung wala po kayong capacitance meter,
So, pwede nyo po yung i-check visually. So, pwede po kayo mag-rely sa visual. Ngayon, yun nga, tulad ng sabi ko kanina, maghanap po kayo ng bulging. Pero minsan, pag severe na yung case, naglilik na po talaga dyan sa labas. Kitang-kita nyo na yan. Yan po, hanggang dito na lamang. At sana makatulong itong video natin sa pag-check ng inyong mga appliances sa bahay. Maraming salamat po sa inyong panonood at please subscribe po na lang dito sa ating channel para updated po kayo sa mga next upload po natin. Maraming salamat po and God bless.